Balik po tayo dito sa ang latest, kasama pa rin natin ang ayaw niyang tawagin superstar. Okay, si Guy na lang. Nora Honor. Okay. Apa. Grabe ang 2012. Sabi ko, grabe talaga ang 2012. Dahil sa 2012, napakaraming nangyari. Unang-una, mas siya, alam mo ba na tinuturing ko na isa sa pinakamagandang telenovela na naipalabas sa Philippine Television ay ang huling obra maestra ni Direk Mario O'Hara. Ito sa ngalan ng ina. At yun din yung aking unang-unang ginawa nung pagbalik ko dito sa Pilipinas. How was it working with Mario O'Hara? Alam mo naman si Direk, mahal na mahal ko yun. Mm-hmm. Kumbaga sa ano, parang para na kami magkapatid. Kaya nga pag siyang director ko, kampanting-kampante ako pag siyang director ko. Pagdating nung taping namin, hindi ko na binabasa yung script talaga dahil sa sobrang tiwala ko kay Direk Mario. You know, ang katakataka, Guy, no? Sabi namin, imagine sa 2012, no? Ni-restore ang isang kinoconsider na talagang ultimate classic ng Philippine movies. Ito ay ang Himala. Tapos din, nung inaakala ng lahat na, naka, wala na si Nora Honor, ginawa niya ang isang pelikula with Brillante Mendoza, ang title is Die Womb, na ikinoconsider ngayon ang next best, biggest role ni Nora Honor mula nang ginawa niya ang role ni Elsa sa Himala. Alam mo, gusto ko lang magpasalamat syempre kay Miss Charo Santos at saka kay Miss Maju Santos dahil sila yung nagdesisyon na ang Himala ang unang-unang gawin nila, i-restore. Ang unang-unang i-restore nila at napakaganda naman talaga ng ginawa nila. Kaya gusto kong pasalamatan silang dalawa. Alam mo nung kasi nagkasabayan ng Himala at saka Oro Plata Mata nung ginagawa natin yun, my God, 30 years ago, no? Alam mo ba na ang Himala was really written for you? Yung ang Elsa, ang role ng Elsa ay talagang walang pwedeng humawak nung kundi Nora Honor. Pero alam mo kung bakit? Di ba isinali sa Metro Manila Film Festival yan nung araw? Nagkaroon ng bigayan ng award pagkatapos noon. Ang sabi sa akin kasi wala daw akong ginawa doon kundi magdidipa. Kaya imposible mananalo ako doon. After mga 2 years yata noon, sakalang nila na-realize na mahirap pala yung umarte ng wala kang sinasabi, pero naiintindihan ng mga manunood ko anong ginagawa mo. At no, ito naman, no, sabi nila kasi na after daw nung Elsa na almost immortal yung role, na yung signature role na ni Nora Honor, yung walang himala, hindi ba? Dumating daw itong Die Womb. Akala daw nila, ayan na, ito na, Elsa na ang signature role ni Nora. Pagdating daw nitong Die Womb, yung nagulantang uli ang tao at ibang Nora Honor ang nakita nila. Pakikwento mo nga bakit? Ano yung saan ako kaya excitement na yan? Enjoy ako sa iyo, Direk. Enjoy ako. Hindi namamangha kami. Hindi kasi ganito. Siguro yung itsura ko kasi talagang para akong taga-tawi-tawi. Mm-hmm. Yung medyo makapal pa yung labi. Tapos yung mataba ako talaga. Tapos nilalagyan pa ako nung ano sa ulo. Bandana, turban, tapos no? Walang ka-makeup. So ang sabi nga nung mga nung nasa Venice kami, may nagtatanong kung talagang taga-tawi-tawi talaga ako. Sabi ni Direk, hindi. Sabi niya gano'n. Hindi, nakakagulat. Kasi, so, alam mo nung nakita ko yung trailer, nung sabi ko, tignan mo si Guy, walang makeup, naka-extreme close-up. Sabi ko, ilang artista ang papayag na gawin yon. Tapos yung sa mata, sabi ko, no wonder. Wow! Hindi naman po. Alam mo, Direk, ano lang yan eh. Sa isang artista, nasa role o nasa character lang naman yan eh. Siguro bigyan din natin ng pagkakataon yung mga ibang artista na ganun ang role na gampanan nila. Bakit ka na-attract sa role na to? Bakit ka na-attract sa... Actually, nung pagbalik ko kasi dito uli, galing ng Amerika, sabi ko, sino ba ang mga magagaling na bagong direktor natin? So, may nagtitaping ako ng ano, sa ngalan ng ina, itong si William, William Reyes. Mm-hmm. Tapos nagkataon, dinala rin si Direk Brillante sa set. So, nakilala ko si Direk. Tapos sabi ko, Direk ha, gawa tayo ng ano ha, ng pelikula sa susunod na taon. Sabi niya, sige, promise yan, promise. Sabi ko, promise talaga, Direk. Alam mo kasi may mga kasamahan si Guy dito sa pelikulang ito na mga kaibigan ko. So pagbalik nila, lahat sila manghang-mangha, sabi nila, alam mo na si Guy hindi lamang nagtatrabaho, kundi ibinigay ang buong talento niya at katauhan niya sa role. Sabi ko, bakit?
ganito kasi. Sabi, grabe. Totoo ba yung tumalong ka raw sa bangka? Alam mo yung legendary story, tumalong ka raw sa bangka? No, wala naman sa instructions, tumalong kasi, ka sa bangka. Kasi direk ganito, yung eksena na binaril si Bembol, eh siyempre, asawa ko si Bembol, nabaril siya sa Madaling Salta, nabaril siya. So nahulog ngayon sa tubig. Hindi naman sinabi ni Direk sa akin na kailangan ano, tumalong ka rin dyan. Ang sabi niya lang sa akin, kailangan i-save mo yung asawa mo sa pagkakabaril. Kunin mo, isakay mo uli sa bangka. Nung nag-take kami, nung binaril si Bembol, ang layo nung binagsakan. Sabi ko, hindi ko maaabot yun. So ang nangyari, nag-take na ganun, ay tumalon ako. Kasi di, dun lang sa pagtalon ko masisave ko yung asawa ko, di ba? Pero hirap na hirap ako noon. Kitang-kita daw eh. Kung ang hinihingi daw ko minsan sa iyo ni Brillante ay 80%, ang binibigyan mo raw 110%. At kitang-kita daw nung lumabas ang pelikula na nagulat ang lahat. So sa ano? Na isa pa. Ala, napaka-controversial mo nitong ikaw ang babansagang Miss Metro Manila Film Fest of 2012 dahil dalawa. Sa ito ngayon ang malaking katanungan ng napakarami. Kanino ka ba raw karosa sasakay doon sa Daewoo? Sa Daewoo. Kasi yung pelikula na. Ang balita ko pa raw si Mark Mayle, gigil na gigil dahil bitin na bitin daw siya dahil sa maikling role mo raw sa El Presidente is talaga raw sinasabi mo raw tumabi kayong lahat. Maganda doon daw si Nora. Kwento mo na nga yung role mo doon. Ay, hindi. Yung kinuna namin na si Direk Mike, ang director namin. Ang character ko kasi nung unang kinunan, asawa ko na si Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Nung huling kinunan namin, tiyo ko pala si Emilio. Okay. Kaya nagmano pa ako doon, pinakilala sa akin, etong tiyo mo. O, syempre, mag-aamnan ako. Pag-amin ko, yun pala parang may gusto na yata si sa akin. So, kinuha uli yung kamay ko, hinalikan yung kamay ko. So, yung reaction ko, tayo ka muna, ba't buhalikan yung kamay ko? Parang ganun. Yun ang walang dialogue, walang ano. No, because everybody is raving about, can you imagine, sabi, it takes only, doon nagpapatunay na hindi yung length ng role ang importante, kundi yung galing ng artista. Tawanan niya sila. Sabi ro ni Mark Mayle, bitin ito, mali ito, may bating bitin na bitin. Wag po kayong aalis. Babalik pa po ang latest.